Anong kaharian ang nagpadala sa inyo? Ang kaharian ng kataas-taasan. Malamang mga imbador sila ng Bedouin. Bedouin? Anong mga dala niyong handog? Dala namin ang salita ng Diyos. Ano naman ang salitang yon? Ang sinabi ng Panginoong Diyos ng Israel, palayain mo ang bayan ko. Sa akin ang mga alipin, sa akin ang kanilang buhay. Lahat ng mga pag-aari nila ay sa akin. Hindi ko kilala ang Diyos nyo. Hindi ko palalayain ang mga Israelita. Sino ka para pahirapan ang buhay nila dahil sa sobrang pang-aalipin? Ang mga tao ay pamumunuan ng batas, hindi dahil sa kagustuhan ng ibang tao. Sino ba ang Diyos na yon upang palayain ko ang iyong bayan? Aaron, ihagis ang tungkod sa harap ng paraon. Nang sa ganon makita niya ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan nito, malalaman mo na ang Diyos ay ang Panginoon. Ina! Ina! Ginawa niyang ulupong ang kanyang tungkod! Hindi ka sasaktan ng dala niya aking anak. Ang kapangyarihan ng iyong Diyos ay walang kabuluhang salamangka. Janice? Janice, nakita mo ba? Kinain ng ahas ni Moises ang iba pang ahas. Binigay mo sa akin ang tungkod na ito para itaboy ang mga alakdan at mga ahas. Ngunit ginawa ito ng Diyos na isang baras para mamuno sa mga hari. Pakinggan mo ang salita niya, Ramesses, at sundin mo yon. Sumunod? Moises, Moises! Wala ba mga salamangkero dito sa Ehipto para bumalik ka at gawing ahas ang tungkod mo? O kaya naman magpalabas ng isang kuneho? Bibigyan ko na magandang gagawin niyang tungkod na hawak mong yan. Ihagis mo yan sa mga tamad mong kababayan. At utusan mo silang gumawa ng laryo na walang dayami. Paano makagagawa ng laryo ng walang dayami? Hayaan mo ang tungkod niyang gumawa ng paraan. O kaya pakuhanin mo sila ng dayami sa bukid upang magamit nila. Dapat ang dami ng laryo na gagawa nila ay hindi bumaba. Ito ay itinakda. At ito ay magaganap.